ang psoriasis ay isang uri ng lifelong skin disorder kung saan makikitang magbubutlig-butlig, mangangati at mamumula ang balat. Kadalasang nagsisimula ang infection sa ulo. Nagkakaroon ng makakapal na balakubak patungo sa ibabang bahagi ng katawan. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa pinakakaraniwang uri ng autoimmune disease sa buong mundo. Sa talaan ng International Federation of Psoriasis Associations, apektado ng psoriasis ang halos 3% ng populasyon ng mundo. Nahahati sa tatlong kategorya ang psoriasis ayon sa National Psoriasis Foundation. Ito ay ang mild psoriasis, moderate at severe. 50% ng may severe case psoriasis ay nagiging psoriatic arthritis. Ano-ano nga ba ang mga epektibong paraan at payo ng mga eksperto kaugnay ng tamang management at flare-up control ng psoriasis? Alamin, dito lamang sa Doctors on TV. At yan po mga kasambahay, ang topic natin for today, psoriasis. To help us understand, we've invited an expert. She is board certified in the Philippine Dermatological Society, currently practices as a dermatologist here at the De Los Santos Medical Center, Dr. Lily Lairalin Laconico Tumalan. Hello, Dr. Hello. Thank you for joining. Magandang araw. So, Doctor, what does it mean to be board certified by the Philippine Dermatological Society? Well, actually, we underwent a 3-year residency program, and then after which, we take an board exam. No? So, when you pass that board exam, you're a board certified dermatologist of the Philippine Dermatological Society. Okay, so you have to take an exam, a certifying exam. Certifying exam. Okay. Mm-hmm. And people, when they hear about dermatologists, they generally think pampaganda, pampabeauty. But there's more to being a dermatologist than just aesthetics, no? Yes, actually, we are experts also in the pathological aspect of dermatology. No? So when you say pathological, ipagsabihin yon, kumbaga sa mga kasambahay natin, mm-hmm. I-explain na hindi lang pampabeauty, kundi ito yung mga hindi natin kanais-nais na nakikita sa mga balat. Mm-hmm. Usually, yun naman nagpupunta sa'yo. Mm-hmm. Usually, yung may mga health concerns, no? Yung may mga, syempre, kakaibang lumalabas sa balat nila. Ito usually yung minamanage ng patients on their own, no? Minsan nagpapahid na sila. Kaya lang kapag hindi nawawala, they really go to the experts, no? Who are the dermatologists. Ayan mga kasambahay, so huwag po kayong aalis. Tumutok lamang po kayo dahil napakaganda ng topic natin ngayong araw na to. Pero bago tayo magpatuloy, panuuri mo natin kung ano ang mga bago sa mundo ng medisina dito lamang sa Health Update. Pinagtibay ng World Health Organization ang kalidad ng dengue vaccine na ibinibigay ng Department of Health sa mga mag-aaral sa grade 4 sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Batay sa resulta ng isinasagawang pag-aaral ng Strategic Advisory Group of Experts o SAGE ng WHO, epektibo at ligtas na gamitin ang bakuna kung kaya't inirekomenda nila itong gamitin sa Pilipinas. Nilinaw rin ng WHO na hindi ito mandato ang magbigay ng lisensya sa isang gamot o bakuna at sa halip ay rekomendasyon lamang ang kanilang ginagawa. Introducing dengue vaccination in high transmission settings can have a substantial public health impact, in particular by reducing the rate of hospitalization due to severe dengue. Ayon naman sa DOH, malaking tulong ang rekomendasyon upang lalo pang magtiwala ang publiko sa kalidad ng bakuna at samantalahin ang libreng dengue vaccination. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 100,000 grade 4 students na ang nabakunahan kontra dengue ng DOH. Plano ng kagawaran na matapos ang pagbibigay ng unang shot ng bakuna hanggang sa Hunyo. Nagpahayag na ng pangamba ang US health officials sa mabilis na pagkalat ng Zika virus. Sa press briefing sa White House, sinabi ng US Center for Disease Control and Prevention na kumalat na sa 30 estado ng Amerika ang virus. Ayon sa CDC, hindi na 12 kundi mas marami na ang apektadong lugar ng virus, kabilang na ang bahagi ng Puerto Rico, US territory. Kaugnay nito, hinimok ng CDC ang US Congress na aprubahan ang panukalang $1.9 billion na emergency funding para sa Zika virus na unang isinulong ng Obama administration noong Pebrero.
Sinabi rin ng White House na kapag hindi naaprubahan ang isinusulong na pondo, ay mapipilitan silang gamitin ang $589 million fund na unang inaprubahan ng Kongreso para sa Ebola virus. Pangamba ng US officials, posibleng kumalat ng mabilis ang virus sa kontinente, lalo't patuloy pang umiinit ang panahon. This is Dr. JM Ko for Health Update. Up next, our skincare expert will give us tips on how to avoid a contagious skin disease called water warts in SkinLink, while expert will let us learn the red flags of psoriasis when Doctors on TV returns. Hello mga kasambahay! Ako po si Dr. Casey Reyes for another episode of SkinLink. Ang topic po natin ngayon is Molluscum contagiosum. So, ang Molluscum contagiosum po is a virus that affects mostly children, usually po yung mga around 1 to 10 years old. Kaya po mga bata usually naapektuhan dahil mas mababa po yung immunity ng mga bata compared to the adults. So, ang itsura po niya is para siyang papule, pwede po siyang maging white, colorless, pink, or brown. Usually po, round with 1 to 6 millimeter yung diameter. And makikita po nyo, mukha po siyang shiny. Tapos, umbilicated para pong merong pit sa gitna. And minsan po, kapag in-express niyo tong pit na to, magkakaroon po ng cheesy material na lalabas. Pero pag nagkaganon po, pag ginawa nyo yun, pwede pong magkaroon ng auto-inoculation, pwede pong mag-spread yung Molluscum contagiosum or yung molusca, mas magagawa po siya ng isang row. Kaya better po pag may ganyan, hindi po natin i-express yung laman. Usually po nakukuha to via direct skin-to-skin contact and pwede din po siya ng indirect skin contact. Halimbawa po, nag-share po tayo ng towels and then pwede din po siya sa auto-inoculation. Halimbawa, nag-shave po tayo. Ang mangyayari po is yung virus pupunta sa ibang lugar or pag sinascratch po natin yung area, pwede po siyang pumunta sa lugar kung saan natin sinascratch yung ibang part ng skin. And pwede din po siya makuha by sexual transmission. Mas rumarami siya kapag sa tubig na kukuha. Common po siya kapag yung mga bata magkasama nagsiswimming sa tubig, tapos yung tubig hindi masyado chlorinated or hindi enough yung chlorine na nalagay. So, that's why it's very common during summer months. Usually po makikita to sa parts na medyo yung moist na area ng parts ng body natin or yung tendency na magkaroon ng mas maraming moisture like sa underarm and then pwede din po sa genitals. Pero it can appear in any part of our body. So, for treatment naman po, we don't have a medicine that will kill the virus, the pox virus. So, ang ginagawa po natin is supportive treatment na lang. So, what we do, we can use cryotherapy or freezing para ma-freeze yung molluscum. Pwede din po tayong gumamit ng curettage or ng electrocautery or ng laser. Pero ito po mga to, pwede pong may possibility mag-scar yung molluscum. Pwede din po tayong gumamit ng imiquimod cream, which is an immunomodulator. But this one, hindi pa po siya proven. But it's usually the medicine that is given by your doctor. And then also, we can also use cleaning solutions like povidone iodine or hydrogen peroxide to clean the area. So sana po marami po kayo natutunan sa episode po natin ngayon sa SkinLink. Ako po muli si Dr. Casey Reyes. And if you have other questions, you can contact me here at Lumines Clinic. Our contact number is at 02-511-8500 or at 0915-979-4661. You can also check out our website at www.lumines.com or Facebook page at Lumines or Instagram page at Lumines_official. Hanggang sa muli po, magkita-kita ulit tayo. Maraming pong salamat. Hi,
At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And today we're still here at the De Los Santos Medical Center. Kasama pa rin natin ang dermatologist from the section of dermatology, Doctora Lily Lyralyn Tumalay. Hello, Doctora. Hello. Hi, Doc. Hi. Yes. Napakaganda ng topic natin ngayon. So, si Doctora, tutulungan niya tayo and our viewers para ma-explain niya maigi ko ano ang nga ang psoriasis. Correct. So, Doctora, ano ba ang psoriasis? Bakit nagkakaroon ng ganito? Marami bang sa Philippines ang may ganitong sakit? Actually, to answer the your first question, what is psoriasis? Well, psoriasis is a chronic inflammatory skin disorder. Kung ilan yung affected, no, worldwide, about 1-3% of the population. Okay. Mm-hmm. Sa Pilipinas to? Sa Philippines kasi we don't have really an exact data, no? Pero ganun din, more or less it's about 1-2% of the population yung affected. Mm-hmm. So sa clinic nyo, marami kayong mga na-encounter na Filipino patients? Yes, actually it's one of the most common diseases that we see. Mm-hmm. Mga 1-2 million, yeah. Okay. Yun yung parang numbers that we see right now. Okay. Mm-hmm. Ano ba nangyayari sa isang patient na may psoriasis na para? Okay. So, siguro to explain your question, no, we'll start with normal skin. Okay. No, in the normal skin kasi, we have different layers. No? The top layer of the skin is our epidermis. No, ito yon. And then we have the dermis and the subcutaneous layer which is composed of our fat. Sa normal skin, normally, nagsished off yun eh. Every so often, usually about 21 to 28 days. So yung lowest layer ng epidermis natin, nagpo-form ng new cells, so umaakyat yan. And then, in about one month, nagsished off no, yung old cells. Pero in a patient with psoriasis, what happens is, nagmumultiply faster than the usual yung skin cells. So meaning, instead of 21 to 28 days, in about 3 to 5 days pa lang, nagkakaroon na ulit siya ng bagong set of skin cells. So, yung galing sa lower layer ng epidermis, mabilis na umaakyat. Kaya makikita nyo dito sa picture, mas makapal na ngayon. So, mas mabilis yung pagdami ng skin cells. And eventually, no, nagkakaroon ng scales, yung makikita nyo. Kasi umiipon-ipon yung dead skin eh. So, kumakapal yung skin at the same time, naiipon yung scales. Yun, yun yung nakikita nating thick, red, plaques na may scales on top doon sa patient natin. Doctor, usually, paano nagkakaroon ng ganito ang mga pasyente? Actually, yung mechanism, it's a very complex interaction. No? To make it simple, based on studies, what they found out is that there's an immune dysregulation no, among patients with psoriasis. So meaning, yung immune system nila, mas nag-overreact. Okay. Yung tinatawag nating T-cells, no, yung T-cells dumadami, causing the inflammatory reaction and eventually causing this, no, this hyperproliferation nga ng skin cells, no, mabilis na pagdami. And actually, madami pa, including yung mga blood vessels in the skin, kasama lahat yun. No. It's a complex interplay actually of chemicals, cytokines, lahat ng meron dun sa balat natin. Ano ba yung mga risk factors for a person to get psoriasis? Right. Risk factors, actually, they found out there's a very strong genetic basis. No? So, nakita nila genetic siya. So, meaning there are a family member na may psoriasis? Yes. Actually, if both your parents have psoriasis, you have around 41% chance of getting it. Okay. If only one of your parents have, you have around 14%. And if one of your siblings has psoriasis, mga 6%. So, about that. So, meaning proven na yon na it's genetically passed on. Although, it doesn't mean if your parents or other relatives have psoriasis, eventually magde-develop ka. Okay. So, sinasabi nga nila, it's a genetic plus environmental risk trigger. Mm-hmm. So, meaning dapat nandun yun both. May mga nakita na sila talagang genes eh, wherein like yung HLA CW6, okay, nandun yung psoriasis na gene, no? Meron bang mga predisposed dito at a certain age or sex? Yeah. When it comes to age, actually, any age naman can be affected. Although rare siya sa infants, yung pinaka-common is they find it sa mga mid-20s, no? Nasa 15 to 30 years old, yung commonly affected. But pwede rin kahit 50s to 60s, they can also have psoriasis. So, Doktora, nabanggit nyo na kanina, you know, mga certain genetic predisposition. Mm-hmm. May mga triggers pa po ito para lumabas yes, no, at a certain age. Yeah.
actually yung triggers medyo marami rin sila. Number one, pwedeng infection, no? May type ng psoriasis na lumalabas after an infection, an episode of infection, that's one. Pwede rin stress. Actually, based on studies, no, yung psychological malaki stress, malaking factor ang stress. Actually, madami akong patients na nakakausap. Doktora, ang napansin ko lang nag-trigger nito, yung emotional stress. No? So, that's two. Actually, may certain drugs na nakaka-trigger nito, like our beta blockers, yung gamot natin for hypertension, pwede rin yun. Yung mga anti-malarials can also trigger psoriasis. Yung capnerization, yung injury or trauma to the skin can also cause formation of the new lesions. No? Yung mga, minsan na-sunburn sila, so parang trauma yun, pwedeng maging trigger yun nung pag-form ng psoriasis. Patient. And this is a permanent condition. Once it's triggered, your immune system does permanent. Yes, actually, yun yung, unfortunately, once you have psoriasis, it's lifetime. No? So far, up to this point, no, wala pang nakitang cure. But don't worry, you can control the disease. So meaning, maho-control natin yung paglabas ng mga lesions o yung mga patsy-patsy. To clarify, Doktor, nakakahawa ho ba ang psoriasis? Yes. Very good question. No, lagi niya yung tinatanong sa akin. Hindi siya nakakahawa. Okay. No, yun yung importante. It's not infectious, no. Wag yung kung ano yung mga pasyente na may psoriasis. Hindi siya contagious. Hindi siya contagious, wala ho. So, you don't have to avoid. You don't have to avoid them. Yes, yes. Kasi marami nga yung mga imbahin na hindi nakakalam kung ano nga ba. Agad-agad din iisip nila, ako dapat yata lumayo ako. Nadi-discriminate tuloy sila. Yes, don't. Lalo tuloy na i-stress at nagkaroon ng emotional stress yung mga ibang patients. Some patients are even afraid to go out sometimes. Yes, yes. No? Actually, they go into depression sometimes. Because of the negative feedback that people think, no? Okay. So, thank you, Dr. Tumalat. Okay. We had a very, very interesting conversation. Yes, mga kasambahay, huwag muna kayong aalis. Magbabalik po ang Doctors on TV. Magandang araw mga mommy at daddy. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz, isang pediatrician, at ito po ang Baby Talk. Ididiscuss po natin ang tungkol sa road at pedestrian safety. Kapag po tayo ay namamasyal o naglalakad sa daan kasama ang ating mga anak, ugaliin po natin na maglakad doon sa side ng street kung saan nakikita po natin ang pasalubong na sasakyan. Para po nakikita din po natin ang ating surroundings, huwag po tayong gagamit ng headphones o kaya ay magse-cellphone. Kapag po tayo ay tatawid, iwasan po natin manggaling sa pagitan ng dalawang nakaparadang sasakyan dahil tayo po ay hindi makikita ng mga parating na sasakyan. Sumunod po tayo sa batas trapiko. Kapag po ang ating pedestrian signal nagsasabing stop, huwag po tayong tatawid. Pag ito po ay nakago, doon lamang po tayo tumawid. Maging mabuting ehemplo po tayo sa ating mga anak pagdating sa pedestrian at sa road rules. Ayan po mga mommy at daddy. Iyan po ang ilan sa mga tips para sa pedestrian and road safety. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. We're still here at the De Los Santos Medical Center in Quezon City. Kasama pa rin natin ang dermatologist na si Dr. Tumalad. Also joining us, Mrs. Leonie Ramos, isang 63 years old na since 2009 na diagnosed with psoriasis. So Dr., in your examination, what can you say about the stage of the psoriasis of Mrs. Ramos? Well, actually, yung psoriasis niya, kasi psoriasis, there are different types, no? Yung kay nanay, it's a chronic plaque type of psoriasis. So, it actually is the most common that we see, no? About 90% of our patients are chronic plaque type. So, yung mga lesions niya. Oo, yung kanya kasi, yung actually, ito kasi, no, nagpahid na siya, meron siyang nilalagay, kaya medyo manipis ngayon. Okay. Although, yung chronic plaque type, talagang malalaki, yun yung tinatawag na plaque, no, na mapupula, no, makakapal at saka may kaliskis, no, may scaling. So ito yung nakikita nating mga yan, ganito. Actually ito yung mga common sites, elbows, no, knees,
including the lower legs, common cytian, and the lower back. Hindi ho ba? Mm-hmm. Oo. So ito ho yung nakikita nating mapupula, di ba? Ang kapal ho, tingnan, tsaka may yung puting kaliskis. No? So, yan po yung typical appearance ho ng psoriatic lesion. Kadalasan ito yung natutrauma. Yes. Yes, yun yung mga sites na natutrauma kasi yung elbows, yung knees, so yung yellow. Doktor, dito sa hairline. Yes, scalp is also common site. Oo. Although face, luckily, it's usually spared. Kung meron man, konti-konti lang. Mm-hmm. Although may lesion si Mrs. Ramos dito sa yeah, oo yeah. Nga eh. Sa temple area. Okay. Although yung scalp nga niya, before no, na-mention niyo, mm-hmm. dati ho makapal siya. No? Parang dandruff na severe type. Okay. So, ganun ho usually. But, pero pag psoriasis, it goes beyond the hairline. So ngayon, medyo na-control ni mami yung sa scalp niya. Kaya hindi ho gamit. Under treatment kasi. Oo. Well, yun yung mga naka-moisturizer siya. Uh-huh. Very good. So Nanay Leonina, noong 2009, ano po unang naramdaman ninyo o napansin ninyo nakakaiba sa balat ninyo? Ano po mga dot-dot na pula? Dot-dot lang. Tapos po mga makalipas ng mga 2 weeks, medyo lumalaka na siya. Parang nagbabalat na siya. Sakit ba yung mga nagbabalat na yan? Pagka tinutuklap po, yung pinakagilid niya, parang pag tinutuklap po yung langib niya, yung gilid niya may dugo, lalabas na dugo. Dumudugo pa. Makati ba yung mga lesions? Yung mga plaques po ang makati. Makati. Opo, yung mga ganyan, makati yun. Yung mga ganyan, makati po yung plaques. Paano naman nakaapekto sa buhay mo ang pagkakaroon ng psoriasis? Ay, gusto ko na nga po. Siyempre, dadating may problema, tapos may ganito nga pa. Parang bang nai-irritate ang ano ko, tapos na ano yung isip ko. Hindi naman nakakaalam ko po. Kaya lang, siyempre, naiiyak ka sa tao. Minsan, nakaano nga po ako, jacket, kahit hindi dapat mag-jacket. Ano yan po? Ano ba yung may tutulong natin kay Ma'am Leonina? Actually, for her case, nung in-examine ko siya earlier, more than 10% of her body surface area na yung affected. Meaning, medyo kalat na siya, no? Meron siya sa loob, meron din ho siya sa arms, and including the legs. Ngayon, for her case, usually naman talaga all our patients with psoriasis, no? We advise yung topical, meaning yung mga pahid, including our corticosteroid creams and ointments. So, yun yung number one, una namin ibibigay. Pati yung moisturizers or emollients. Kaya lang, sa ganitong extensive na, no, sinabi ko nga more than 10%, may ino-offer kami, like phototherapy. Okay. Yung phototherapy, it's a light treatment, no, using artificial light na may certain specific wavelength. It comes in different forms. Actually, what we have here in the hospital is a cabinet type, no? So, yun, pwede natin siyang isubject to phototherapy ng ganitong kaso. So, I think si Nanay Leonila, mamaya dadali natin dun sa may phototherapy treatment room ninyo, no? Ayan, para makita na ng mga kasambahay kung anong nga ba ang mga madaling mga treatments na pwede namang gawin, di ba? Kasi we don't like corticosteroids na long-term yes. in large body surface correct. Areas, yes. no? Yes, actually, we can give it for a certain period lang. But then the patients can't keep on applying it for a long time. May mga side effects yun. So it's good that there are newer therapies like phototherapy. Lot of years na rin, no? But this is new in the hospital, so we offer it to our patients who are indicated yung phototherapy. Any oral medications for psoriasis? Meron din, no? Marami. Although yun nga, ina-assess muna namin those patients who really need the systemic medications. Because we know yung mga systemic medications may certain side effects yun, no? So usually, wini-work up namin sila, yung liver nila, yung kidneys, kung walang ibang contraindications before we give them that. So, I think itong phototherapy would be helpful and at the same time, it's safer, no? Compared to the oral medication. In other fields, Doctora, there are new biologic agents that target yes. immune cells. Yes. Ayan, so Doctora, napag-usapan natin kanina yung phototherapy mm-hmm. na nabanggit nyo. E paano naman yung natural light, sunlight, na pwede sa mga patient na, you know, everyday nila pwedeng gawin sa bahay? Mm-hmm. And when's the best time? Actually, ginagawa ngayon ng ibang patients, no? Pwede rin naman yung natural sunlight. Kaya lang we don't really advise it to do frequently. Kasi yung natural sunlight, kumbaga yung wavelength niya marami yon. Kasama na dun yung harmful effects ng sunlight, including increase na risk for skin cancer, yung premature aging, yun yung dangers nun if you expose yourself frequently under the sun. Kaya lang itong phototherapy,
kinuha lang yung specific wavelength, no, na therapeutic with less side effects siya. So, mas maganda talaga yung phototherapy kasi kung ano lang yung kailangan ng patient para gumaling, yung kinuhang ilaw. No? So, mas specific lang. Specific wavelength na therapeutic lang without the harmful one. Yes. Okay. And we're lucky we have it here at the De Los Santos Medical Center. Yes. Actually, mamaya, we will have the opportunity to let Ma'am Leonie undergo phototherapy. O, yan po mga kasambahay ang aabangan nyo sa pagbabalik ng Doctors on TV. Up next, the natural way of fast wound healing will be shared by the nutraceutical experts in Naturally Yours. Find out the latest treatment and psoriasis flare-ups prevention. All these and more when Doctors on TV returns. Magandang araw mga kasambahay. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung paano natin alagaan yung ating mga sugat o kung magkasugat tayo, ano ang ating management. Ang sugat ay pwedeng pagmula ng infection at ang infection ay pwedeng maka-affect sa ating buong katawan. Kaya dapat alagaan natin. Paano ba natin ayusin kapag tayo nasugatan? Kapag tayo nagkasugatan, nagkaroon ng hiwa sa kung saang parte ng ating katawan, siguraduhin natin first step would be dapat you stop the bleeding. Ang pag-stop ng bleeding, mga kasambahay, dapat kumuha kayo ng malinis na cloth. Kung meron kayong gasa, meron kayong cotton, o malinis na textile o mga damit natin, ito ang gamitin natin para mag-stop ang bleeding. Kapag nag-stop na, then simulan na natin itong linisin. Number 2, kapag nag-stop na ito ng bleeding, kung may water kayo, free-flowing lang, as much as possible, may pressure. Another thing is, kapag hindi naman available at hindi ka sure sa tubig, paki-boil lang tubig. Kapag nag-boil ang tubig, make sure na palamigin muna bago ito ilinis. Kapag malinis na ang ating sugat, ang third step natin, make sure na lalagyan natin ng antiseptic. Marami tayong antiseptic, but kung nasa bahay lang tayo, marami tayong makukuha sa kusina. Pinakagusto ko ay yung raw honey. Ang honey ay well-known antibiotic, hindi lamang ito mahusay na inumin, pero mahusay din siyang panglagay dun sa wound. Napakataas ito sa amino acids, napakataas sa vitamins and minerals, para mag-create ng lining sa ating skin so that mas mapabilis ang heal ng wound. Of course, number 3, ang malunggay. Alam niyo ba mga kasambahay na malunggay napakahusay na antiseptic din sa ating mga sugat? How do you do this? Number 1, pag kumuha kayo ng malunggay, linisin ito ng malinis na tubig. Make sure ha na ang tubig natin ay malinis na source. Then ito ay dikdikin natin kung meron tayong mortar and pestle sa bahay, pwedeng dikdikin ito. Kung wala tayong mortar and pestle, gamitan nyo lang mga kasambahay ng sterile. Banlian ito ng mainit na tubig para malinis, gumamit ng platito, tapos idikdikin ninyo yung malunggay ng pinong-pino. Kapag nagkatas na ito, ready na itong intapal sa ating mga sugat. Itong tatlo lamang mga kasambahay ay enough na para hindi ma-infect yung ating mga wound. Sana may mga natutunan kayo sa araw na ito. Kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo mga kasambahay. Ito lang ang Naturally Yours. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Ngayon naman, nandito tayo sa phototherapy unit sa second floor ng De Los Santos Medical Center in Quezon City. Alam mo, Doc Lady, very impressive ang facilities dito. Bagong-bago lahat, oo, no? Oo bago. Parang pag magkasakit ako, sana hindi naman. Oo. Parang gusto ko dito ako magpapacheck up sa De Los Santos. No? Si Nanay Leonie, nasa loob siya kasama ni Doktora, binibrief siya bago siya magpa-phototherapy na session. It will be, I think, her first. Yes, our first session, and she's lucky she has the opportunity to undergo this therapeutic treatment for free. For free. Thanks to the Los Santos Medical Center. Shall we go in? Tara, okay. And now, ito na ang phototherapy machine. We're with Dr. Laya. Doctora, malaki pala ang machine natin. Oo nga. Well, actually, may iba-ibang types of machine. Pero this one, we call it the cabinet type. Okay. So, kasha yung
patient dyan, tumayo yung patient sa loob. So, papasok si Ma'am Leonie sa loob. Yes. Pag gagamutin na natin si Ma'am, no, she has to undress completely. Okay. Meaning, tatanggalin niya lahat ng suot niya. And then, papasok siya sa may gitna ng machine. And then, isasara na natin siya. Makikita ninyo yung buong machine is covered with fluorescent lamps. No? So, dyan manggagaling yung light treatment natin. So, Doktora, si Mrs. Leonie, candidate for phototherapy kasi may psoriasis siya, no? Yes. Ano pa ba yung mga ibang indications for undergoing phototherapy treatment? So, number one is psoriasis, no? One of the most common diseases that we subject to phototherapy. Pwede rin siya sa mga eczema, no? Yung mga atopic dermatitis patients natin na may extensive affectation sa whole body. For vitiligo patients, no? Pwede rin siya. Actually, marami. Lahat ng mga inflammatory skin conditions, no? Like, yung mga more specific, yung mga pityriasis rosea, yung mga pleva that we call. So, maraming conditions marami, ang pwede mong pwede, benefit yeah. with phototherapy, not just psoriasis. Not just psoriasis. Yung mga skin lymphomas, pwede rin. Eh, Doktor, ano naman yung mga contraindications? Sino naman yung mga hindi pwede mag-undergo ng procedure na ito? So, yung mga hindi naman pwede, yung may mga light sensitivity, like yung mga lupus patients natin, of course, no, matitrigger yung condition nila. Also, yung mga sa cabinet type, yung mga patients na may hemodynamic instability, yung they can't stand for a long time, no? Baka ano, or yung may mga personal history of melanoma. So, hindi yun pwedeng i-photo. So, I guess we can prepare Ma'am Leonie for this procedure. Susuot ba siya ng goggles? Yes. Actually, yun nga ho, no, naka-undress completely yung patient, pero she has to wear the goggles to protect her eyes. Her eyes naman. So, Ma'am Leonie, ilalagay lang ho natin, ha? And for how many minutes do we expect Ma'am Leonie to stay inside? For the first session, it will take about a minute lang ho. No? Ah, just 1 minute? Yes, okay. 1 minute to 2 minutes. But yun nga, eventually, as we increase the dose, we will also increase the time. So, tatagal siya eventually. It will range 1 up to 10 minutes na siguro yung pinakamatagal. So, ano may mga preparations na gagawin natin kay Ma'am Leonie? Ano yung mga advice natin sa start? Do they have to drink a lot of water? Ganyan. For patients with thicker lesions, no, yung mas makakapal, we put mineral oil or any emollient before they subject themselves to the phototherapy. Pero other than that, wala naman, no, wala ang kailangan ipahid before the treatment. So, papasok na po tayo, Ma'am Leonie, ha? Okay. Magpapatanggal na lang ho natin sa kanya yung suot. So, Doktora, si nanay na papasok yes, na sa loob. Yes, sa loob na siya. No? Okay. Na ready na natin siya for the treatment. Okay. And we just turn on the lights for one minute. Yeah. We will start it. No? May computer tayo. Doon i-input yung dose. Okay. And then, nandun din yung duration of the treatment. Tapos, it will automatically start. Na. Okay. Your treatment begins in 10 seconds. Please put on your goggles. Your treatment will take approximately 1 minute. Yeah. Your primary treatment is completed. Please leave the cabinet. Doktor, tapos na yung treatment ni Ma'am Leonie. Yeah, after 1 minute, yung first session niya. So, tapos na yung treatment, we will have her, we will ask her to dress na. Okay, so we'll give her the opportunity. Okay. Okay, so Doktor, dito muna si patient. Kasapin muna natin si Doc Lady. Ayan, so kumusta yung therapy session ni Ma'am Leonie? Okay naman, no? She was able to tolerate the treatment. Wala naman siya masyadong naramdaman after. Okay, very good. Mabilis lang naman siya sa loob, yes. No, Doktor? Actually, it will take for the first session about 1 to 2 minutes lang. Mabilis lang, 1 to 2 minutes lang. But eventually, in the succeeding sessions, pahaba ng pahaba. Pahaba ng pahaba, because we'll be increasing the dose. Okay, for how long ba yung longest session? Well, actually, for her case, no, for psoriasis, it would take about 20 to 25 sessions. Actually, it depends on how the patient responds to the treatment. Gano'n ka ang interval nito, Doktora? We can do it twice or as much as thrice or 4 times a week. Well, at least 1 day apart. So she can come kung thrice a week, Monday, Wednesday, Friday. So it depends on her schedule then, no? At the patient's convenience then. Anything that she needs to watch out for? Side effects? Actually, we advise them lang to avoid unnecessary extra sun exposure. So okay. When they go out,
protect themselves from the sun, no? Mag sunblock, mag long sleeves or umbrella. And then we advise them to put yung regular moisturizers nila. And kung may mga other treatment modalities na in-advise yung dermatologist nila, just to continue them, no? As prescribed. Is this an expensive procedure? Actually, here in our hospital, it's very affordable, no? Okay. Kayang-kaya ng mga patients natin, no? At par siya with other hospitals yung price. Okay. Mm-hmm. Very good. So, mm-hmm. pag gusto niyo malaman kung magkano ang gagastos ninyo, tawag lang kayo dito sa De Los Santos Medical yes. Center at mag-inquire. Okay. Oh. Well, thank you very much, Doctora. Thank you. Doctora, any final words sa audience po natin? Psoriasis, it's a chronic inflammatory disease. Although wala siyang cure, may mga treatment modalities tayo na pwedeng i-offer sa patients, no? Kaya most important thing is magpakonsulta sila sa PDS certified dermatologist nila. Kami yung mag-aalaga, no? Kasi it's a chronic disease, no? Kailangan silang tutukan, no? Brief them about the treatment modalities that can be done for them, and eventually mako-control yung disease nila. Mm-hmm. So Doctora, if kung gusto kang magpakonsulta sa iyo, how can they contact you? Well, actually, I'm just here at the De Los Santos Medical Center. No, they can course through the phototherapy center. Okay. And Doctora, anyone you want to greet? Huh? Well, I want to greet the De Los Santos family, all the doctors and staff, and also my husband, si Marco. Okay. So mga kasambahay, huwag muna kayong alis, magbabalik pa po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, that concludes our discussion for tonight. Gusto ko lang pa mang po, no, idagdag mga kasambahay. Katulad ng banggit ni Doktora na ang psoriasis ay isang autoimmune disease, no? Kaya kung titignan naman po natin sa diet, lagi ko itong nababanggit kung napapansin ninyo, nakakatulong po ang anti-inflammatory diet sa psoriasis. So ano nga ba yun? Ito po dapat iiwas po tayo sa mga junk foods, sa mga piniprito, at yung mga sobrang highly processed foods. And syempre, dagdagan natin ng mga fresh fruits and vegetables. And pangalawa naman po, oh, no, sabi nga nakaka-trigger ang stress. Pero alam ko marami nagsasabi, paano ba maiiwasan ng stress? Parang ang hirap. So therefore, if we cannot avoid stress, the thing that's very important is how do we handle stress? Kailangan natin i-modify. So isang paraan dyan na madaling pag-aralan, yung kumbaga relaxation technique katulad ng breathing technique, no? At saka ang pag-iba ng ating outlook, no, it's the way you handle stress, yun po ang importante, no? And of course, kung gusto niyo po ng mas mga tips na ganyan, visit my page at www.facebook.com/drladyrubyestaguilao. Ayan, and also mga kasambahay, no, ang meron din po kaming Facebook page dito sa Doctors on TV. You can visit our page at www.facebook.com/doctorszonetv. You can send questions at sinasagot po namin yan. At syempre po, after the visiting the page, i-like niyo po yung page namin and i-share niyo po rin with your friends, loved ones, and especially sa mga kapamilya ninyo. You may also follow us at twitter.com/doctorszonetv, and don't forget to use the hashtag, no, DoctorsOnTV. And if you want to watch this episode again, may replay po tayo this Sunday, 7 to 8 o'clock po ng umaga. For the past episodes naman po, katulad mga last week, na you can visit www.untbweb.com para wala po kayong namimiss. Samantala mga kasambahay, narito po ang aabangan natin sa susunod na Martes. Coronary heart disease can be asymptomatic and can claim lives in an instant. That is why it is important to know the early warning signs if you are at risk. Get to know more about coronary heart disease and the latest medical interventions through the experts. Doctors on TV, this Tuesday, 7 p.m. Ayan mga kasambay, before we really end the program, we would like to thank our partners, Mr. Raul Pagdanganan, the President and CEO of De Los Santos Medical Center, Dr. Liraline Tumalad of the Phototherapy Unit, Mr. Mark Funelas, AVP Marketing, and of course, De Los Santos Medical Center. For inquiries, you may call the hospital at 723-0041. And of course, Mr. Walter Ko of Creative Bakers, Walter Bread All Yummy, No Tummy, Fiber C, the only real vitamin C,
LRT Integrative Medical Care Clinic, my clinic in Albu City, and San Isidro House of Healing, your holistic medical retreat up in Zambales. At syempre, thank you po sa lahat ng ating mga kasambahay na palagi sumusuporta sa ating programa. Until next week, mga kasambahay, this is Dr. Lady Rovita Gulao. Be safe, stay healthy, and join us again in our next episode of Doctors on TV.